Alvin Flores, isa sa pinakakinakatakutang gang leader noon. Pinamunuan niya ang Alvin Flores Gang. Ang kanyang buhay kriminal ay nagsimula noong sumali siya sa Alex Bongkayo Brigade sa Malabon City noong mga taong 1980s. Siyang tumatayong tagakuha ng mga sasakyan na gagamitin ng grupo. Maraming aktibidad ang Alex Bongkayo Brigade na kasama si Alvin. Ito ang masasabing naghubog kay Alvin na tahakin ng masamang landas at nagpatubo ng sungay nito. Noong mga panahong halos wala nang kinakatakutan si Alvin, dito niya napag-isip-isip na gumawa ng sariling grupo upang kumita ng mas malaki. Ang grupong tinayo ni Alvin ay unting-unting nakilala at kinatakutan. Marami ang nagsasabi na kakaiba ang estilo ng grupo at baka sa mga ito nabuo ang loob at handang pumatay anumang oras at hindi pa huhuli ng buhay. Minsan kapag nanloloob ang grupo ay nagsusuot pa ito ng mga uniform ng mga pulis. Sa sobrang ilap ng mga ito at sa dami ng mga nabibiktima ng grupo ay naging most wanted si Alvin. At ang grupo niya ay pinangalanan ng mga otoridad na Alvin Flores Gang. Ang di malilimutang pag-atake ng Alvin Flores Gang ay ang armored van robbery sa may Walter March Shopping Center sa Quezon City. Base sa pahayag ni Chief Inspector Benjamin Elizondo, meron na silang sasakyan na nandoon sa loob ng parking lot ng Walter March. Noong dumating ang armored van, kumuha ng pagkakataon ang Alvin Flores Gang. Noong buksan ng van, saka sila nagdeklara at dito nila nilimos ang laman ng van. Ang nagpainit lalo sa pangalan ng Alvin Flores Gang ay ang panloloob ng mga ito sa isang bangko sa Quezon City. Sinasabing napakabilis ng mga pangyayari, napakakalkulado at planado ang nasabing panloloob. Sabi ni Chief Inspector Rodilio Marcelo, ang aktwal na panloloob ay nangyari lamang sa loob ng 4 minuto at ang bawat member ng mga gang ay may kanyang-kanyang ginampanan na nagawa naman nila ng maayos at mabilis. At ang huling pag-atake nila ay sa isang Rolex shop sa Greenbelt 5 noong October 18, 2009. Sumabog ang balitang ito nationwide at kitang-kita sa mga CCTV ang aktwal na pangyayari. Makalipas ang ilang linggo ay natuntun ng NVI ang kinaroroonan ng grupo. Natuntun sa Cebu ang Alvin Flores Gang, bagay na hindi pinalagpas ng NVI. Nagkasaagad ang otoridad ng isang operasyon laban sa grupo. Tumumba ang 4 na miyembro ng grupo, kabilang ang pinuno nito na si Alvin Flores. Isinawalat ng isang miyembro ng Alvin Flores Gang na nahuli sa operasyon. Sinasabi nito na maling tindahan ang napasok nila sa insidente sa Greenbelt 5. Ang Fatik Philip ang talagang pakay ng grupo. Isa ring shop na nagbebenta ng mamahaling relo. Sabi ni Rene Bacincela, ang nahuling member ng Alvin Flores Gang, nagkamali raw ang pointer nila na naturong shop. Si Alvin ang nagsilbing lookout. Nang mamataan nito ang mga pulis, ay nagpaputok ito at tumakas. Iniwan ang natitirang member ng grupo. Nagkaroon ng putukan sa pagitan ng mga pulis at Alvin Flores Gang. Nakita sa CCTV ang bawat detalye ng panlaloob at pag-atake at pagtakas ng grupo. Pumunta ang grupo sa safe house nila sa Bulacan. Pagdating ay nadispatcha nila agad ang nakuha nila mula sa shop. Nagpalamig ang grupo sa Cebu at doon na sila na-track ng NBI at tuluyan ng bumagsak ang grupo. Sadyang mailap si Alvin. Kahit ang mga miyembro nito ay hindi raw basta-basta makakausap si Alvin. Bago ka makalapit ay dadaan ka muna sa kanang kamay nito na si Richie Hihapon, alias Dodong. Dagdag pa ni Rene, kapag nasa loob ka na ng grupo ay hindi ka na pwedeng umalis dahil kapag kumalas ka ay patatahimikin ka nila. Ang posibleng dahilan kaya hirap daw ang mga otoridad na masakote si Alvin Flores dahil nagpa-plastic surgery ito. Nagpabago ito ng muka. Sinasabing nagpasingkit ito ng mga mata na dati animoy luwa ang mga mata nito. At nagpalagay ng dimples at nagpatangos ito ng ilong. Nagpa-plastic surgery ito sa isang doktor sa Antipolo sa halagang 250,000. Nagpakilala itong bakla na anak mayaman upang maiwasan na paghinalaan ito at baka mapansin na pinaghahanap siya ng mga pulis. Gaano ka man kailap at anuman ang gawin mo sa sarili mo, hindi mo pa rin matatakasan ang mga kasalanan mo. Hindi mo man ito pagbayaran habang nabubuhay ka, malamang sa kamatayan, dun kasi singilin sa lahat ng pagkakasala mo.